Hello guys, andito na naman tayo, mayroon naman tayong panibagong tutorial. Itong pinaka-una-unahan kong prepaid wifi na globe. So dati ito muna itong binibili ko, ito lang 1,999. So nagtagal din sa akin to ng ilang taon, siguro isang taon mahigit. So nakapag-apply ko ng Converge, so ayan, natabi na to. So ngayon kasi itabi lang, so naisip ko bakit hindi ko gawin tong extender na wifi. So gumawa na rin ako wifi extender. So ngayon ito na naman ang gagawin ko ngayon, kung paano natin ito magagamit, tong Globe at Home prepaid wifi. So ito kasi niluluran ko to noong araw. Luran kasi to, so may SIM card to. So yung SIM card nito wala na, kasi hindi ko na nagamit ng ilang buwan. So parang disconnected na siya. Hindi, nakita nyo dito, magiging pula to eh. Pag ikunik ko to mamaya, so magiging pula to. So ibig sabihin wala na siya, disconnected na. So hindi na rin to magkakaroon dito ng indicator na yung lead indicator dito sa signal. So, hindi natin ito magkakaroon dahil wala na siyang sa SIM card. So wala na siyang SIM card. Tinanggal ko na SIM card nito eh. Tinanggal ko na. Wala na siyang SIM card. So kaya magiging magiging pula. So mamaya ipapakita ko sa inyo to kung paano to papaganahin tong prepaid wifi na ito. May kunting configuration din tayo nito. Babaguhin din na tayo ng IP address para magamit ito pa pakinabangan natin to. Hindi nang nakatabi. Alright? Hindi na nakatabi sa tagilid dahil mayroon na tayong internet, no? Mali. Gamitin natin to. Alright? Kung mayroon kayong mga ganito sa inyong bahay, aba, tamang-tama, panoorin tong video na ito at para sa inyo to. Sundan nyo lang para magamit nyo ang inyong prepaid wifi na yan. Pwede nyo gamitin extender o kung ilang third floor kayo, second floor, o gamitin nyo to. Bili lang kayo ng cable, maganda, cat 6e or kahit cat 5 pwede na. Alright, tandaan nyo, kung mayroon kayong mga prepaid wifi, gamitin nyo na. Alright, so umpisahan na natin at pupunta na naman tayo ng screen recorder para makita nyo kung paano gawin itong, paano ko ito i-configure. Alright? Kailangan lang natin ito i-configure konti. Kunting configuration lang. Para ma-access natin ito. Madugtong natin sa ating Converge. Alright? Dito lang naman, isa lang naman ang nito eh, port. Isang port lang to. So, dito lang nilalag cable, LAN cable. Alright? So, gamitin na natin ito as Wi-Fi extender. Alright, so mga hindi pala nag-subscribe dyan sa akin, paki-subscribe na rin, click na rin ang ating notification bell para notify kayo sa ating mga bagong upload. Alright, start na dito guys. So, antayin natin mag-boot yan. So, ito guys, magiging pula to kasi tinanggal ko na yung SIM card nito. Para sa SIM card kasi ito eh. So, magiging pula yan. Antayin lang natin mag-boot para maka pasok tayo dyan. Ayan guys, oh. So, ayan, nagpula na siya. Dahil wala na yung SIM card dyan. So ito guys, hindi na ito makikita na magkakaroon ng ilaw dito kasi wala nang wala na SIM card. So ito kasi makikita mo na dito pag may SIM card, kung mayroon siyang load wala na SIM card. So wala na siyang signal dito, wala nang bar na makikita ang ilaw, lead light indicator wala na makikita dito. So ito naging pula na lang. So ngayon gagawin natin, gagamit na tayo nito ng LAN cable, RJ45 ng ilalagay natin dito.
para magamit natin to kasi matagal na to eh. Naka-imbak lang din to sa akin. Ito yung pinakauna kong Wi-Fi prepaid. So nagluload ako nito. Gagamit natin ng screen recorder para maipakita ko sa inyo kung paano ko ito mapapagana. Ang ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. Tara na. Mag-umpisa na tayo sa ating screen recorder. Alright? Andito na tayo guys. So kailangan nating mag kunik ng Globe at Home. Kailangan lalabas dito ang Globe at Home. Ayan. So mag-connect tayo dito guys para hindi na masasayang yung inyong mga prepaid wifi dyan na naka-imbak lang. Gamitin nyo na, gamitin nyo ng extender. So password muna tayo. Password. So isusyo ko ang password para hindi na kayo mahirapan. Para mapasok natin yung web browser, diretso na tayo ng Chrome. Yan. Ito yung Chrome, type natin yung 192.168.254.254. Ayan. Then hindi pa tayo tapos guys, kailangan pa nating no SIM card, no detected, no service disconnected. Ayan. Ayan ano tayo. So kailangan nating mag log in pa dito guys. Ayan. Log in tayo dito guys. Ayan. So type natin dyan guys, user. User sa username, then password. Ito yung password nyo guys. Il, small yan ha, il. Then 0 3 A 1 T 3. Guys, nandito na tayo. Nakikita nyo ba itong ano guys, quick settings nito? So dito pindutay natin yan, magpalit tayo ng pangalan, yung SSID nya. Ayan, palitan natin yan. Ano ba ilalagay natin dito? Marix na lang. Marix TV. Marix TV. Then ayan. The next. So, gawa tayo ng password. Pwede din, pwede rin hindi nyo na rin palitan. Pwede nyo rin palitan nyo rin password dito. So, akin, hindi ko na to palitan. Parin as is pa rin. Hindi ko na para mabilis kasi for our demo lang to. Ayan. So, next tayo. Then ayan guys, Marix TV na yung pangalan. Yung password di ko na pinitan. Then apply. Then yes. Mawala tayo yung connection guys. Kailangan natin mag-connect ulit.
nagpalit tayo ng pangalan. So Marix, kailangan nandito na si Marix, ito Marix TV. So pindutin natin to. Then password. So sa akin kasi, balik ko ng password ko si ano, hindi ko naman siya pinalitan. Ganun pa rin. Pero kayo, pwede nyo palitan din. Palitan nyo sa inyo. A8 O1. Yan. So sa inyo din, pwede nyo palitan nyo sa inyo para for security na rin. Sa akin kasi na, hindi ko muna palitan dahil tutorial purposes. Ngayon balik tayo sa ayun, si Marix na tayo. So dito na tayo guys sa ano, device settings. Ayan. Then advanced settings ito. Then palitan ko tong IP address instead of 254.254, palitan ko ito ng 254.50. then disable ito, disable DHCP server disable. Pinutin itong disable guys, itong disable na ito. Yan. Yan, naka-disable na siya. Then apply. Yes. Ayan guys, tapos na ang ating config failure siya guys, kasi hindi pa siya connect, naka-connect siya, no? Kasi naka-disable yung DHCP, kaya failure. So kaya kailangan kong i-disable yung DHCP server natin dahil yung router o ISP natin, siya na yung magbibigay ng IP address sa ating secondary router natin. Kaya need nating i-disable. Di kakita nyo kanina, di ba, nag-fill yung pag-apply natin. Nawawala na yung, di ba, nagbago tayo ng IP address. So pag-apply natin, automatic nag-fill talaga yon. So ngayon, pag makunik na natin siya sa ating main router o ISP, automatic, yung ating main router, siya na yung magbibigay ng IP address sa ating secondary router. Alright? So, tuloy! ISP natin or yung internet provider natin na isa. Yung Converge, doon natin siya connect. Tara! Connect na natin. Naka-disable na yung ano, DHCP niya. So, mayroon. Try natin kung gumagana ba talaga. Let's go guys! Ayun na guys, kailangan na po natin is saksak para malaman natin yung connected, naka-connect na ba tayo nito at nagagamit na natin itong ating prepaid wifi. Ayan, nagbubot na siya guys. Then saksak na itong LED cable. LED cable. So yung isang dulo nito, ito doon sa ating Converge. So ilagay ito sa taas, ito. Ito. Para dumadami ng ating wifi. Milkin pa tayo. Pero pati yung globe. So hindi nasasayang yung globe natin. So ayan, nakakonek na siya. Tingnan natin sa baba. Ayan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys. Dahil ito yung para SIM card. So wala, tinanggal ko kasi yung SIM card kaya pula siya. Pero malalaman natin ngayon kung nakakonect tayo dito sa Globe at Home prepaid wifi. Tingnan natin kay Marix. Doon tayo kay Marix mag-connect. Ayan. So hindi ito magkakaroon ng ano, indicator dito dahil wala ng SIM card. O diba? Kaya walang indicator. Ayan, nakakunik na siya dito. Ayan ang LAN cable. Kalingan din sa may Converge. Ayan.
So, tingnan natin sa screen recorder tayo. Tingnan mag-connect tayo doon sa kay Marix TV. Ayan guys. So, mag-connect tayo kay Marix TV. Ayan. Kung okay na ba talaga, kung connected ba tayo doon. Ayan si Marix TV. Oh. So, mag-YouTube tayo. Oh. Connected na tayo eh. Kailangan natin mag-connect siya YouTube at para malaman natin kung tayo ay connected na. Ayan. Connected na nga tayo. At nagagamit na natin. Klingan natin itong kay Meet Charlie Alok. Ayan. Klingan natin. Yun oh. Bilis. May panibagong tutorial na naman tayo. Sana natutunan nyo at hindi nyo masasayang ang inyong mga wifi. Alright, don't forget to subscribe to my channel, Marix TV channel. Kung nagugustuhan nyo, pakishare at alam nyo na successful ayan si Marix TV. Okay, hanggang sa muli. Bye-bye.